and welcome po to Love Life. For today's video about Shopee tayo, ang topic natin will be about shipping fee. So maraming mga comments sa aking mga videos about this topic. At ayun, maraming nako-confuse about shipping fee, kaya ito gagawan ko na lang siya ng isang video at ilalagay ko lahat dito yung mga ideas ko. So meron tayong 2 cases pagdating sa shipping fee. Una, kapag yung courier or logistics na ginagamit mo is seller-owned shipping. At pangalawa, kapag Shopee-supported logistics ang ginagamit mo. Simulan natin dun sa seller-owned shipping. Causes ng paggamit mo ng seller-owned shipping is, una, kapag bago ka pa lang, kaka-apply mo lang for a seller account on Shopee at hindi ka pa nabibigyan ng courier ni Shopee. Pangalawa, if it's your choice, kapag kadalasan ginagamit yan ng mga sellers, kapag yung mga produkto nila ay yung mga medyo sensitive or medyo nakawin, ganun. Una, kapag mga produkto ay mga alahas, ganyan, mga gadgets. Kasi kapag seller-owned shipping ang ginamit mo, walang cash on delivery. So, outright payment. So, mas safe for sellers na gamitin ang seller-owned shipping kapag mga ganito yung produkto. Pero, syempre, may disadvantage din naman yung paggamit ng seller-owned shipping pagdating sa mga Shopee transactions. So, ito yung proseso kapag meron kang kapag seller-owned shipping ang ginagamit mo. Una, kailangan mo munang pumili ng courier mo. So, na hindi, I mean, yung courier na your choice, kung pwedeng mas convenient sa'yo, mas malapit sa'yo, yung mga LBC, JRS, mga ganyan, or kung ano mang courier na prefer mo. Okay, tapos, kailangan mo silang i-visit, or maybe try to call them para mag-inquire about their rates. And then, kapag mag-upload ka na ng product, kailangan mong ma-determine kung magkano yung shipping fee. Ito yung bago ngayon. Yung shipping fee na calculate mo, idadagdag mo siya ngayon sa iyong price, sa selling price. So, kapag nag-upload ka ng product dun sa price, kasama na dun yung shipping fee. Let's say, yung product mo is 200 pesos and yung corresponding shipping fee is 100 pesos. Kailangan mo nang ilagay na price is 300 pesos. Hindi na siya kasama or isi-segregate sa line item number 12 na shipping fee. So, nadi-disregard yun kapag seller-owned shipping ang gamit. So, ito na natutunan ko to or nalaman ko tong idea na to sa mga nagko-comment din at saka nag-i-email sa akin. So, ayan, kinonfirm ko din siya sa Shopee. Pero kung tingin nyo mali, yung mga gumagamit ng seller-owned shipping, tingin nyo mali yung sinishare ko, let me know. Tapos comment po kayo sa baba. Kasi wala akong seller-owned shipping. Kaya nakuha ko lang tong ideas na to sa mga nagko-comment mismo sa YouTube channel ko, sa mga videos, plus sa mga nag-i-email. Tapos nagtanong din ako sa Shopee. So, sa ano na to, sa case na to, kailangan mong i-add yung shipping fee sa mismong price na ng product kapag seller-owned shipping ang gamit. So, ayun yung medyo nagkakaroon ng confusion sa part ng mga sellers kasi medyo, ano nga siya, bago nga. Kaya, ayun, medyo na, ano na, kasi ako na, nibago din ako dito. Kaya, ayan, sinishare ko to sa inyo. Ayun, yun yung pagdating sa seller-owned shipping. Sa second case naman tayo, kapag Shopee supported logistics ang ginagamit, ito yung may mga COD na and free shipping, katulad ng sa akin, gamit ko is Black Arrow, tapos yung mga Ninja Van, To Go, Exposed, ano pa ba, JNT Express, Zoom, Entrego. Hindi ko alam kung ano, kung may na-miss ako, pero ayun, kapag meron ka na nun, ibig sabihin, Shopee logistics, ay supported logistics na yung ginagamit mo. So, kapag meron ka na, gamitin na lang natin example ko yung sa Black Arrow. Kunwari, Black Arrow yung ginagamit mo. Or, yung courier na binigay sa'yo ni Shopee. What you have to do is, kailangan mo munang i-enable yung courier na yun sa iyong account, sa iyong seller account. Just go to the Me button, M-E, dun sa lower right ng screen.
Tapos, i-click mo lang yung My Shop and then My Shipping. Dapat, naka-green yung black arrow. Or, basta kung ano yung courier na, ano, yung binigay sa iyo ni, ano, ni Shopee. Sa akin kasi, isa lang naman. So, ayun, yun yung gagamitin. Next is, every time na mag-upload ka ng product. So, dito, yun yung difference sa seller-owned shipping. Yung price mo is, yung price mo lang talaga, walang kasamang shipping fee. So, kung yung example natin kanina, 200 pesos yung selling price mo, that means may tubo ka na doon ah. 200 pesos, 200 pesos siya doon sa price. Tapos, sa baba, sa line item number 12, or yung shipping fee, hindi mo na kailangang maglagay ng amount of shipping fee. Predefined na yun sa, ano, sa Shopee app, or basta within Shopee, predefined na siya, automatically calculated na ang shipping fee. So, yung minimum shipping fee sa Shopee is 50 pesos. So, ganun siya. Basta kapag ano lang, kapag under dun sa line item number 12 nga, kailangan mong i-disable yung nakalagay na I will cover the shipping fee para si buyer yung mag-shoulder nun. Otherwise, kapag in-enable mo yun, ikaw na seller ang magko-cover ng shipping fee. Bali dun sa 200 pesos, ibig sabihin, kasama na dun yung shipping fee. So, hindi yun, ano, hindi yun standard. Pero, ayun, may mga, ano, may mga sellers pa rin na sila yung nagko-cover ng shipping fee. Pero, hindi yun yung standard method sa pagbebenta. So, ayun. Tapos, pipili ka lang naman ng pouch size. By the way, yung ano pala, yung meron pala tayong standard packaging at own packaging. So, yung may lahat ng courier, standard packaging yung ginagamit. Gumagamit ng mga pouches, yung small, medium, at saka large. So, kapag sa mga nasa under ka sa standard packaging, maximum of 5 kilos lang yung pwede mong i-ship out at dapat kakasya dun sa pouch yung item or items na i-ship out mo. Otherwise, kailangan mo siyang i-cancel kung hindi kakasya dun sa pouch or over 5 kilograms na siya. And yung pangalawa is own packaging. Bali yung may own packaging lang is yung Black Arrow at saka Ninja Van. So, ako meron akong own packaging sa mga products namin na Alcansha. Own packaging yung ginagamit ko kasi sa mga umorder in bulk, kasi dalawang Alcansha lang yung kakasya sa akin sa pouch. Kaya, pinili ko yung own packaging para sa mga gustong makabili ng maramihan, hanggang 5, ganun. Okay, maiship ko siya using a box. So, ayun tayo. Basta, take note lang na kung gusto nyong mag-request for own packaging, you just have to contact Shopee over phone, chat, or email para, ayun, mag-request for own packaging. So, Ninja Van at saka Black Arrow lang yung meron. So, kapag meron ka ng Black Arrow Express, mas mabilis ka nang mabibigyan ng Black Arrow own packaging. Same thing with Ninja Van, mas madali siya. Pero kung ibang courier yung ginagamit mo at nag-request ka ng own packaging, dadaan yan sa review, i-check mo na kung kayang i-serve ang pick-up ng mga order sa yung pick-up address. So, kung kaya nilang ibigay sa yung Black Arrow at saka Ninja Van. So, kapag own packaging yung ginagamit, kailangan mong i-consider yung dimension ng product. Kasi every time na mag-upload ka ng product, you have to indicate the weight. Kasi yung weight, basihan yan sa calculation ng shipping fee ni Shopee. So, kapag standard packaging, walang problema. Indicate mo lang yung weight ng product. Pero kapag own packaging, meron tayong tinatawag na volumetric weight. Yung kasi kapag own packaging, tulad, example na lang, kapag yung binibenta mo is electric fan, so, syempre, hindi yan kakasya sa pouch. So, definitely, own packaging yung gagamitin mo. So, dun sa box ng electric fan, ano na lang yan, kino-cover na lang nila yan kadalasan. Kaya, kino-cover lang nung anman daw dun yung transparent na plastic or yung parang sling wrap, ganun.
So, yun na lang yung pampackage nila, tapos dinidikit yung weigh bill. Pero sa mga ganitong case, kinukuhanan siya ng volumetric weight. So, yung calculation or computation ng volumetric weight is, ito siya, ilalagay ko din siya dito ah. Length in centimeters times width in centimeters times height in centimeters divided by 3,500. Yung sagot doon, yun na yung magiging volumetric weight mo. So, take note lang na yung longest na side, yun ang length. Kapag naman yung shortest side, yun yung height. So, yung nasa midways, yun na yung width. So, ayun. Basta length times width times height in centimeters divided by 3,500, yun yung volumetric weight in kilograms. So, kailangan mo siyang i-compare sa actual weight. Kaya, ayun. So, i-compare mo yung dalawa. Whichever is higher, yun yung ilalagay mo weight kapag nag-upload ka ng product. Kasi, yun ang magiging basihan ng calculation ng shipping fee ni Shopee or ni courier. So, ganun yung pagko-compute ng shipping fee. Standard packaging based on weight lang at saka location or address ni delivery address ni buyer. Pagdating naman sa own packaging, kailangan ding i-consider yung dimension ng product kasi ika-calculate nga yung volumetric weight. At yun ang ilalagay na weight sa product. So, whichever is higher between the volumetric weight and the actual weight, yun ang kailangang ilagay. So, ayun. Pagdating naman sa shipping fee, hindi yan nakikita ni walang idea or hindi yung masasabi mong walang idea. Or basically, hindi si seller yung nakakaalam kung magkano yung shipping fee na ipapasa sa buyer. Kapag kasi nag-check out si buyer, siya mismo yung makakakita ng exact amount ng shipping fee. Kasi magkakaiba yung calculation ng shipping fee kung standard yan or kung own packaging. So, magbabase kasi yan sa weight nga plus yung delivery address. Kaya, so si buyer yung makakakita ng shipping fee. So, kapag in-okay niya at kinonfirm niya yung order, so that means kasama na sa babayaran ni buyer kung mag whatever amount of shipping fee yung kasama sa order. So, ayun po. Kasi yung iba nagtatanong bakit daw 50 pesos lang yung shipping fee na nakalagay, ganun. So, nako-confuse yung mga seller. So, ayun, hayaan nyo na po si buyer na makakita kung magkano yung shipping fee kasi kapag umu-order si buyer, siya yung magde-decide kung ipoproceed ba niya yung order, i-confirm ba niya kapag nakita niya yung amount of shipping fee. So, ito may i-share lang ako, pero nabanggit ko na to sa previous video or videos ko. Nagkaroon ako ng issue sa Shopee before when it comes to proceeds yung kita ko sa Shopee na pumapasok sa Shopee wallet. Kulang-kulang kasi yung 3 times yung nangyari sa akin. Kulang-kulang ng 20 pesos, tapos 20 pesos uli, tapos yung next is 35 pesos. Tatlong sunod-sunod na orders nangyari yun sa akin. So, yung rason ni Shopee is conflict sa shipping fee. Bali, ganito kasi yan. Kapag nag-upload ka ng product, so, yung basihan ni Shopee sa shipping fee, gaya nga ng sinabi ko, is yung weight plus yung location ni buyer. Kapag na-receive ni courier yung let's say dun sa example ko kanina, let's say 100 pesos yung shipping fee. Kapag nasa courier na yung product, sila mismo titimbangin nila yun or i-check nila kung magkano yung corresponding shipping fee for that package. Tapos yun ang i-forward nilang amount sa Shopee. So, yung nangyari tulad dun sa akin, let's say 100 pesos nga yung calculation ni Shopee. Tapos, dun sa other side naman, sa side naman ni courier, 120
yung naging ano, naging charge na shipping fee. So, yung 20 pesos na yun, ibabawas yun sa kita ni seller. So, ganun yung nangyari sa akin. Ibinawas yung amount na yun sa yung mga amounts na 20, 20, 35 pesos sa mga orders dahil daw sa discrepancy sa shipping fee. So, yung ano daw, mali daw yung nilagay kong ano, nilagay kong weight, dimension, mga ganyan sa ano, sa product details ko. Kaya, ayun, nagkaroon ng issues. Mas malaki dapat yung iaalat na shipping fee or isisingil sa buyer. Kaya, yung nangyari, ako yung nag-shoulder noon, ibinawas yun sa kita ko. Kaya, yung ginawa ko the following, nung mangyari nga yun, inedit ko lahat ng mga products ko. Dinagdagan ko ng paunti-unti yung dun sa weight, plus yung dun sa dimension na rin. Dinagdagan ko ng minimal, ano lang naman, minimal difference lang naman. Dinagdagan ko, nag-add ako, and from then, wala na, hindi na ako nagka-problema sa ano, sa shipping fee, kung magkano yung amount na chinacharge sa buyer, yun na rin yung, parang siguro yung fino-forward na amount of shipping fee ng courier, kaya hindi na nagkakaroon ng discrepancy. So, ayun, sinishare ko lang tong problem na to, kasi baka ma-encounter nyo in the future, para next time, alam nyo na kung ano yung gagawin. So, ayun lang guys, yun muna tayo. Yun muna tayo for this video. That's all about shipping fee. So, kung meron kayong mga tanong at nalito kayo dun sa mga sinabi ko, just comment down below para sasagutin ko naman yan if ano, basta may magka-oras. Yun lang guys, salamat uli sa panonood nyo. If you are new to my channel, please be my subscriber. Click on the subscribe button plus the bell button below. Para on my next videos katulad ng mga ganito, ino-notify kayo agad ni YouTube. Okay guys, thank you very much for your time and God bless po.